Pagkakuha ng lisensya mo, ano sabi? Tinanong ko po muna po yung pulis. Sabi ko, sir, kung kukunin yung lisensya ko, ano po yung kaso ko? Guys, tinan niyo po yung gagawin nito ni Congressman Bosita kung paano po niya aksyonan yung maling pagpapatupad po ng batas ng mga pulis. Tara't sabay-sabay nating panoorin. Ang sabi sa akin, obstruction. Bilang isang pulis, ako respeto po kasi naka-uniform. Inabot ko po sa kanila. Tapos nung inabot ko sa kanila, pumunta sa kabila, tumawid. Ako naman po kasi Lope Street. Itabi ko po yung truck kasi para hindi po makaabala. Tapos po, naantay ko sila kung pupunta sa akin. Nung tinignan ko, nakatayo, hindi naman po lumapit sa akin. Ang ginawa ko kasi may biyahe pa ako, bumaba po sa truck. Pinuntahan ko po sila. Nung pinuntahan ko, sabi ko, sir, kasi kung tikita, kung dun sa violation ko na obstruction, tikita nyo na po kasi ayaw po maabala yun, may biyahe po ako. Yun po ang sabi ko. Ang sabi naman sa akin, wala kaming panikit. Mag-antay-antay tayo, mayroong dumating na enforcer. Ang usapin dito, yung ginawa ng polis na mali, na kinumpis ka ang lisensya, pinapasunod. Ako, brother, hindi tayo, alam mo, retired police ako. Tayong police, hindi paniwalain sa kwento. Pero dahil tayo ay professional, may training, sa pag-uusap pa lang, malalaman mo yung totoo at hindi. At ito, hindi tatawag sa opisina para magsinungaling. And aside from that, nakita mo ba yung picture ng ticket down na in-issue sa kanya? Ay, hindi po. Alam mo, wala pa po siyang pinipresent sa amin. Alam mo, kaya totoo talaga yung sinasabi niya. Yes, ang nakalagay sa ticket, care of, anong pangalan? Burungan? Burungan? Opo. Care of Burungan. Ibig sabihin, opo, hindi talaga nag-issue ng ticket. Kasi kung nag-issue siya ng ticket at may paniket siya, walang care of. Magkanong binayaran mo? 1,325 ata yun po. 1,300 sa picture. Binikturan ko lang po yun. Sali lang po ko. So ito, brother, regardless kung may violation o wala, sabi ko, tubusin na yung lisensya. Kasi hindi siya pwedeng magmaneho nang walang lisensya. Lalaki ang problema niya. 1,325 po. 1,325. Ilang araw kang absent sa trabaho mo? Bali, sinagot ng 4 na araw lang po. Tapos, the rest, parang tumutulong-tulong na lang po. Oh, magkano isang araw mo? 750 po. Malaki yun ah. Opo. Ilang araw kang absent? 4 na araw lang po, pero 2 araw, binayaran ko ng boss ko, yung 2 hindi. Binayaran? Opo. So, ang hindi nabayaran sa'yo, 2 araw. 750 times 215, magkano yan? 1,325 po. 1,328. Hmm. Ay, salamat po, Congressman. Pero hindi pa tayo tapos. Maniningil pa tayo. Brother, ako at si General Ibay, kaya ang isa ang thinking namin na dumulog sa IAS kasi alam natin ang mandato ng IAS na mag-investiga at kung may mali ang pulis, i-recommenda ninyo for appropriate administrative sanction. Yes, sir. And brother, January 26 nakarating ito sa'yo. Eh, kasi hindi ako mahilig sa tawag eh. Gusto ko harap-harap kasi baka pag tumawag ako, ang maging impression mo tapos nasa kongreso, parang ang dating nang babaraso na ako nun eh. Para malinaw, dito hindi usapin kung may paglabag o wala. Pero nakikita ko, wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at 2 araw na 12 ang hindi niya natanggap. Nakakaawa naman. Isang driver na nagsisikap na mabuhay ng marangal, na piperwisyo ng ating kasama na sinusweldohan ng taong bayan. Gaano kasakit naman yon? I love PNP. Retired police ako eh. Kaya tumutulong ako dahil maliit na bilang lang ang ganito, pero ang nasisira buong kapulisan. Matanong kita, brother, ano na ang masasabi natin para sa kanya na matutuwa siya? Ano na ang status ko nitong kanyang complain? Inalaw namin, sir, sila na makausap, sir, nung aming investigador at yung police, sir. Nay, wag na natin. Nagkaroon sila, brother, ng confrontation, sir. Wag na natin pahabain ang issue, administrative complaint. Sa administrative complaint, brother, ang i-establish lang kung whether totoo o hindi ang sumbong. Tama ba? At pag nakita natin mayroong irregularity sa performance ng ating tropa, mayroon siyang administrative violation or liability. Tama ba? Ngayon, 1 buwan na eksakto. Ano nang status? Ngayon po, sir, ipapareceive namin dun sa mga police yung kanilang sumbong. Brother, nakakalungkot na 1 buwan na ngayon ka palang magpapareceive. Ang naging sitwasyon lang kasi namin po, sir, unang-una, sir, is hindi pa, sir, sila nagkaroon ng maayos na
pag-uusap ng aming brother, investigator, sir. Brother, excuse me. Andina, oh, nakausap yung investigator, pinagawa ka ng statement. Opo. Nasa kanila. Opo. Nandun di ba? Yung... sir, hindi kami yun, sir. Excuse me. If, yung ano? Gai yun. Gai. Excuse me. Gai. Nakarating sa iyo ang issue. Kung ako, nasa position mo, nakarating sa iyo ang issue, kakausapin ko ito. Tapos, nung malaman ko siya, yung kanyang issue, ko-coordinate ako sa investigator. Hihingi ako ng kopya. From that, mag-iimbestiga na ako. Tama ba yun? Tama, sir. Tama kayo. Ba't hindi ninyo ginawa? Sir, sa evaluation pa lang kasi, sir. Nagkaroon sila ng tinatawag, sir, natin na pag-aharap, sir. At hindi, teka. Para evaluate, sir. May alam, may personal knowledge ka ba doon sa binabanggit mong confrontation? Yun, sir, ang feedback sa akin ng aking investigator, sir. At inihintay pa, sir, na mapirmahan niya, sir, yung complaint sheet. At pag hindi pa siya, sir, alam mo, brother, complaint sheet, sir. Super bagal, eh. Sabi ko naman, sir, dati akong pulis, eh. Doon lang sa statement niya, pwede na ninyo investigan yung subject police personnel and let them submit their counter affidavit. Then, based on that, mapapag-aralan na ninyo, eh. Eh, imagine, brother, 1 month na, ganun pa rin. Anong pwede natin gawin dito? Sir, give me 1 week, sir. Tapos na agad ang aming pre-charge investigation nun, sir, at mag-aharap na sila para sa hearing nila, sir. Ganito, ha. May record yan sa City Hall, City Government. May ticket na in-issue yun. Nakalagay doon, care of doon sa police. Based on that, mapuprove na la agad natin na hindi siya in-issue ng ticket. Yes, sir. Kasi kung siya ay in-issue ng ticket, hindi care of. O ganito na lang, brother. Itong driver, hindi ko kilala ito. Walang nag-endorse. Yung police natin, hindi ko kilala. Gusto ko lang tumulong na maisaayos ang police. Kasi nabanggit ko kanina, kakaunti naman yung ganito. Pero ang ginigiba nito, PNP organization, within 1 week, can we expect good result sa level mo? On my level, sir. Recommendatory ka naman, eh. Yes, sir. Please coordinate with investigator from Gaig. May statement siya doon. Napakaganda na baka mamaya mag-conflict pa yung statement mo. Huwag ka nang gumawa ng statement. Opo. Kung ano na yung nandun. Kunin ko na lang yun. Baka pag nagbigay siya ng another statement, may nabanggit siyang one word lang na conflict doon sa nauna, eh, ikakalaglag naman ito. Kasi alam mo, yung magkwento ka ng 1 month ago, iba yon. Pakinig mo naman, nagbigay siya ng statement sa Gaig. May perma ka doon? Meron po. Ayun. Sa isinulat ba yun sa platter? Nakalagay po. Pero ang alam po, nasa inyo, inakit mo sa taas, eh. Pinasa po. Punta tayo sa Gaig, brother. Brothers, ano ito? Gaig, sir. Wala akong problema sa inyo, ha? Sino ang chief? Ay, nakalip po, sir. Si Lieutenant Poso. Sino ang deputy? Wala pa po. Pero ako yung okay sila ngayon, kadadating ko lang. Pero ang dating mo, ikaw yung ano, eh? Dati po akong hepe dito, si Attorney Arcilla po, sir. Ah, Attorney Arcilla. Dati kang hepe dito? Opo. Saan ka na ngayon? So, nalipat akong base ko, binalik pa lang ako 2 days pa lang po ako. Kaya hindi pa... Attorney Arcilla. Yes. Sino kumuha ng statement niya? Corporal Lee, wala kang pong umiyawak po ng case. Yung maliit. Oo, tama po. Nasaan? Naka-on-7, off siya ngayon. Tawagan mo ako, ano yung status? Baka itanong mo kung gusto na niya sumama sa reklamo. Ah, ganito. Yes, partner, nakita mo, Blinater? Opo, tapos... January 25. Nasa taas, ESN, nasa ESN po. Sir. Shortcut ko na, ha? Opo, sir. For your information, siyempre, police ako, I love PNP. Yes, sir. Pero pag may problema at nakakasira na sa organization, pakialamero tayo. Allegedly, tama-tama, may kasarap tayong attorney. Pinara siya nung tropa nating police. Accusation sa kanya, obstruction. Sabi niya, kinuha kanyang lisensya at pinasusunod sa station. Mali yun. Nung pinaimbestigan ko na ang aligasyon ng police, tinikitan daw naman. Hindi lulusot attorney. Kasi nakalagay sa ticket, care of, parang purugan. Barungan. Apo. Ang nakalagay, care of. Kung ikaw police pumara sa kanya, how come na tinikitan mo nakalagay sa ticket, care of? Pinatikitan niya sa iba. Yun. Nasang authority exacto. To issue ticket. Exacto. No? Pinatikitan sa iba. So, for your information, brothers, pag traffic violation, regardless kung may violation o wala, pero yung kunin mo lisensya, pasunodin mo, hindi mo tinikitan. Mali yun. Tama ba? Now, more than one month na wala pang action taken. Ang gusto natin, attorney, pag may ganitong nakikita tayong mali, maimbestigan, mabigyan ng administrative sanction.
yung police. Kasi, ang totoo, iilan lang yung mga ganitong police, pero ang ginigiba nito, buong organization. So, nag-follow up ako, ayaw ko attorney na tatawag-tawag, baka ang maging impression ng kausap ko, nang babaraso ko dahil nasa kongreso ko. Kaya gusto ko, nag-explain ako. Iklaro ko ha, brothers, hindi ito trabaho ng congressman. Alam ni attorney yan, alam ni partner, tagal ko nang kasama yan sa PNP. Ipinagpapatuloy ko lang yung advokasya. Hindi ito trabaho ng congressman. Pangit naman na may advokasya tayo, nung nakaupo sa kongreso, kanya-kanya na tayo. Di ilalabas, ginamit ko lang yung motorista. Nakita mo sa blatter? Yes, sir. Yes, sir. Andito? Yung referral lang, sir. Sa IAS po ng referral. Sino ba ang mahawak na ito? Friendly advice, itanong mo kay Brother Jeffrey kung nagkakaso na. Kung hindi pa, parang first time niyang magkakakaso. Attorney, ano? Oo, oh, yan talaga kasi yung ano. Tama ba? Mga rong ano kasi yun eh. Hindi, yung investigador. Tama ba? One month na, kung wala siyang appropriate action, pwede na rin kasuhan. Pero wag na nating pahabahin ng issue. Ang importante, gusto ko partner, mabigyan ng appropriate sanction para matuto, magbago, mabawasan yung nakakasira sa PNP organization. Partner, anong usapan natin? One week? One week, sir. Administrative case lang naman to eh. Ang intensyon lang natin, madisiplina, matuto, para makatulong tayo sa organization. Hindi naman big deal to eh. Gusto lang nating matuto. Kasi pag nakita ko partner na parang parang winite was ba yung kaso, kinakasuhan ko din yung nagandang. Parang nakakaingit yung mga ganito. Kumusta ka? Oh, Victor. Ramdam ko yung police na matino. Attorney, alam mo bakit? Kuntiwalay itong mato, hindi magpapapicture sa akin. Galit. Baka ma-identify later on, sir. Hindi. Oo, sila lang. Kuntiwalay yan, hindi galit sa akin yan. Okay, brothers. Thumbs up. Mamaya pagkatapos po, akit kami sa inyo. Okay, gentlemen, ha? Special announcement, ha? Pagpapicture. Pag may problema kayo, except financial, 24/7, pwede nyo akong tawagan. Si Brother Jerome. Kampi-kampi tayo. Eh, siyempre, alam ko, problema natin lahat yan, di ba? Noong ako ay police pa, di ba sa police, yung kaso, parang pagkaraniwan na yun. Yan. Noong magkakaso ako sa police, gusto kong mag-law. Noong madismiss na yung kaso, ayaw ko na. Sir, pag-pray namin kayo, sir. Na ano? Pag-pray namin kayo, sir. Father, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa lahat ng biyahe pinagkaloob mo sa amin. Sa pagbisita ni Sir Bonifacio Busita, Panginoon. Naway, Panginoon, na patuloy niyo po siyang gabayan, Panginoon, sa kanyang programa matulungan, Panginoon, yung mga naapi, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, yung kanyang pamilya, Panginoon, yung kanilang kalusugan, Panginoon, yung kanilang mga deserves ng heart nila, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, ipagkaloob sa kanila. At naway, palakasin niyo pa po yung katawan niya para makapaglibot pa siya, Panginoon, sa lahat. Sa kung sino man na nangangailangan para makatulong pa siya lalo, Panginoon. Maraming salamat po, in this we ask in His name. Everybody amen. Say amen. Amen. Tumayong balay po, ha, dito. May pastor kasi ito, pero. Habang nagpe-pray si pastor, di ba nakapikit ako? Sabi ko na sa PNP station na mga. Hindi na po. Akala ko na, nakinig ako. Hindi pala eh. At ano yun? May bayad to ha. Ano ito? Police complainant? Yes po. Opo. Ayusin mo. Baka gawin mong panakot dito ha. By the way, at ko lang, pastor. Wala ba bang sinabi sa investigator? Brothers, pag may somebody, ginamit yung pangalan ko, even kapamilya ko or kaibigan, isa lang isaksak ninyo sa isip, yung tama. Huwag kayong ma-intimidate. Okay? Pare-pareho tayong Pilipino. Doon lang tayo sa tama.